Habang inihahanda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang committee report, sa isinagawa nilang investigasyon hinggil sa paggasta ng pamahalaan ngayong pandemya, papayagan na manatili si dating formerly Executive Griselle Mago sa kustodiya ng Kamara. She will be staying here in the House of Representatives until the committee report is finished or 2 months. Diba? Whichever is comes first. Nilinaw ni Aglipay na hindi dahil pinoprotektahan ng Kamara ang kanilang resource person ay absuelto na ito at mga idinadawit sa issue sa mga posibleng ikaso sa kanila. Wala akong sinabi off the hook. Hindi sila off the hook. Meron pa mga besides overpricing, may iba pang issues, yung collusion. Nagkukulusyon yung DBMPS at saka yung Farmale, yung mga allegation na ganun. Meron pang ibang mga allegations na hindi ko na i-detalyahin, baka ikot niyo ako. Madami pa, around 4 to 5 allegations. Target ng Kamara na mailabas ang kanilang committee report sa Disyembre. Kahapon, sinabi ng Senado, target namang ilabas ang kanilang preliminary report sa Martes. Baka magalit na naman ang Presidente na sabihin, tinatagalan natin. Well, you know, Mr. President, we have to finish this because ang dami pang hindi nakukuha. Ayaw magsabi yung mga tauhan nyo rito kung saan kinuha yung pera, kung sino pinagbilihan nila para malaman natin ang punong dulo. Maaaring pag-usapan ng komite sa weekend ang mga lalamanin ng report at sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy ang huling pagdinig dahil marami pa umano silang katanungan. I am not convinced that Mr. Mohit Dargani and Mr. Lincoln Ong are telling the truth regarding not knowing or not having dealt with Philippine United Technic Corporation. And I think it would be good for us to subpoena Mr. Manalastas or invite him so that he can shed light. Sa pagharap naman kanina ni Justice Secretary Minardo Guevara sa budget deliberation sa Senado, nilinaw nito na ang memo ni Pangulong Duterte ay hindi upang suwayin ang kapangyarihan ng mataas na kapulungan na mag-imbestiga. From the point of view of the executive, with nearly 2 months of hearing being conducted by the Senate Blue Ribbon Committee, by now it would be quite clear already what aspects of legislation could be done. Is there any particular law that needs to be amended, a new law to be enacted, or maybe some legal provisions that need to be repealed? Sa kabila nito, bukas ang kalihim sa suhestyon na dapat ma-review ang memo ng Pangulo. Zandro Ochona, ABS-CBN News.